19 ng Pebrero, Miyerkules ng ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpasok ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa Bethsaida, isang bulag ang dinala sa kanya at hiniling sa kanyang hipuin ito. Inakay ito ni Jesus sa labas ng bayan. Pinahira ng laway ang mga mata nito at ipinatong ang kanyang mga kamay. At sa kanya ito tinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang tao at sinabi nito, "Parang mga punong kahoy ang nakikita ko pero lumalakad. Tiyak na mga tao ito." Kaya agad na ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata nito at nakakilala siya at gumaling at nakita nga niya ng malinaw ang lahat. Pinauwi ito ni Jesus sa pagsasabing, "Huwag kang pumasok kahit na sanayon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, inakay ito ni Jesus. Walang tinatanggihan si Jesus sa mga taong lumalapit o dinadala sa kanya. Mabuting balita ito para sa ating lahat. Hindi tayo kailanman tatalikda ni Jesus. Pero bakit may pagkakataong hindi tumutugon ng Panginoon sa ating panalangin? Kung tutuusin, hindi nangyari ng basta-basta ang pagpapagaling sa bulag. Kailangan muna siyang akayin. Noong una, hindi pa malinaw ang kanyang nakikita. Ngunit nang hipuin muli ni Jesus ang kanyang mga mata sa ikalawang pagkakataon, saka lang siya nakakita. Kung pakiramdam natin, tinalikdan na tayo at matagal na tayong naghihintay, hindi tayo maaaring sumuko dahil mananatili tayong bulag. Humanap tayo ng mga taong tutulong sa atin na makiusap sa Panginoon. Hayaan nating akayin tayo ng Panginoon. Buksan ang ating mga mata at unti-unti tayong tulungan. Nabulag tayo at nananatiling bulag sa matagal na panahon. Isang mahaba at mabagal na proseso ang pagpapagaling. Dahil kung hindi, lalo lamang tayong bubulagin ng liwanag. Kailangan ng oras para sa mga mabubuting bagay. Kailangang dumaan ito sa isang proseso. Pagsasagawa, siya na lumalakad ng walang dungis, na nagsasagawa ng katarungan, di mababagabag kailanman, siyang gumagawa ng ganito.